For today's video mga lods, ito na nga po pala yung full video guide ng ating two colors combination ng flower pole design mga lods. Kung napanood nyo po sa Reels to, ito na nga po pala yung full video tutorial. Umpisahan na natin mga lods, tara! At balik ito mga lods, naglagay na ako ng tie wire. Ganun pa rin yung gagawin natin kung sa nauna nating tutorial is single color lang. Dito is gagawa naman tayo ng two colors na combination mga lods ng ating flower fold. Dito is tatali lang natin tie wire after natin ma-fold. Kaya yung cloth pala natin, yan, tali lang natin. Yan. After nito mga lods, dito is magpo-fold ulit tayo ng gagawin nating flower fold design mga idol. After nyo ma-fold, yan, at least yung taas is nasa 5 to 6 inches tali. Yan. Next mga lods, yung next na kulay natin yung ating beige or yung cream mga lods, yan. Fold lang. After ma-fold, ito yung dulo. Ganito nyo siya itatali. Yan. Ilalim bali yung pinaka laylay niya. Yan, dito siya. Next niya, magpo-fold din tayo ng ganito kataas. At least, nasa 5 to 6 inches. After niya, kukunin niyo naman yung red. Ito yung red, dito sa likod niyo pa dadaanin. Yan. Fold ulit tayo rito. After niyo ma-fold yan, dito is tatali muna natin siya ng tie wire. Tapos magpo-fold ulit tayo ng ganito, at least nasa 5 to 6 inches. After nito mga lods, yung sobra nating tie wire, itatali lang ulit natin siya sa thumbtacks. Ikot lang natin sa ilalim. Ito na siya, bali nakagitna na yung pinaka-white. Next natin gagawin, hahatakin na natin yung cloth natin papunta doon sa gitna. At dito nga mga lods, isahatakin nyo lang yung tela nyo, tapos gagawa lang tayo ng simpleng scallop design, tapos itatali natin sa unang tie wire natin. After nyo matali mga lods, dito is magpupold ulit tayo ng gagawin natin flower fold. At least yung taas nito is nasa 5 to 6 inches ulit mga lods. After nyo matali yan, ito na siya mga lods, hatali na natin. Ito yung cloth natin kanina, yung second color natin. Dito is dadaan lang natin siya sa likod. Dito is pupold muna natin, siya ng mas maliliit din. Ikot lang natin sa scallop. Yan. Tapos tatali natin siya rito mga idol. Bali yan siya mga lods. Pamula dito, tinago lang natin siya sa likod. Tapos tinali natin siya sa sunod natin gagawin na flower fold dito banda. Bali dito mga lods, ang gagawin lang natin ulit is magpo-fold. Yan. Fold lang ulit natin yung cloth. At least nasa 5 to 6 inches din ulit yung taas nito. Yan. Dito nga mga lods, gagayahin nyo lang yung una nating ginawa na may pagitan na red, white, and red mga lods. Kung ano yung una natin ginawa na may 5 to 6 inches yung fold, ganun din po yung gagawin natin dito. Next natin, dito na tayo sa gitna kung saan tayo magagawa ng mas malaking flower fold design. Dito ang unahin natin dito ay yung red. Fold lang natin. After nyo ma-fold, tatali muna natin siya rito. Tapos gagawa tayo ng 5 folds mga idol. Tapos yung pinaka-last, yung pinaka-beige natin or yung pinaka-cream na kulay. Yung fold is nasa 5 to 6 inches din.
At yun yung mabuo, 1, 2, 3, 4, 5. Ito na yung last natin na kulay. Ito yung pinaka-white natin. Fold na natin siya. Dito mga lods, itatali lang muna natin siya rito. Kuha lang tayo ng tie wire, tatali lang natin. At after nyo matali mga lods, dito is magpo-fold na tayo. Dito is idudugtong lang natin to dito sa pinaka-red. Ito yung red kulot natin kanina. Dudugtong lang natin siya. After yan, magpo-fold din tayo ng ganito. At least nasa 5 to 6 inches din mga lods. Yan. Bali yan, nakadugtong na siya rito sa 5. After nyan, ito yung cloth natin, ito yung white, ito yung igigitna natin siya rito. Gitna lang natin. Itatali natin siya rito mga lods. Yan. Para nakagitna na siya. Tapos itong dulong red, yan, mapapansin nyo, ito yung dulo ng red. Tsaka ito yung nauna, pag dudugtungin lang natin yan. Tatalian lang natin siya ng tie wire para magdugtong. Bali, ito na siya mga lods. Basta nabuo nyo na siya, gagawin nyo lang din tong dalawang to kung ano yung ginawa nyo doon. Dito is gagawa lang din tayo ng tatlong fold na mayroong white sa gitna. Scallop design, tapos tatlong fold na mayroong white sa gitna. Dito nga mga lods is medyo ipo-fast forward na natin kasi ganun lang din naman po yung gagawin nyo. Magpo-fold lang din po kayo ng tatlo, tapos ilalagay nyo lang din po yung beige sa bandang gitna, tapos itatali nyo siya ng tie wire. Maglalagay lang po kayo ng scallop design hanggang makarating kayo sa dulo, tapos magpo-fold lang din po tayo ng tatlong fold na mayroong beige sa gitna or cream sa gitna mga lods. Dito nga mga lods, after nyo magawa yung pinaka flower fold design natin at may sobra kayong tela or yung fold natin at mayroon kayong sobrang tela, pwede nyo po siyang itago sa pleats para mas malinis tingnan. Bali, ito na siya mga lods yung ating flower fold na may white sa gitna yan, alternate yan. Tapos after nyo magawa yan, kung sa tingin nyo magalo yung scallop design nyo, pwede nyo naman siyang ayusin, basta na itali nyo na siyang lahat. Dito is bubukahin na natin siya mga lods. Dito tayo mauna sa white. Dito ay iikot lang natin yan, ito. Bukahin lang natin siya malaki. Ikot nyo lang siyang ganyan. Siya na yung magiging flower fold natin dito sa gitna. Ito yung last, ikot nyo lang siya dito. Tapos ito yung kabilang dulo. Yan, lalagyan natin siya ng pin. Yan. Iikot nyo lang siya mga lods. Yan. Basta naikot nyo na yan, ito naman yung pinaka-red natin. Dito is hatakin lang natin siya ng diretso. Yan, ito siya. Bali, ang hatak niyan pabilog mga lods. Iikot lang natin sa pinaka-white.
Bale, ito na siya mga lods. Yan na yung unang fold natin. Tapos gagawin na natin naman siya dito sa gitna at saka dun sa kabilang dulo. Dito nga sa pinakagitna mga lods, is gagayahin nyo lang po yung hatak ng naunang white. Dito is paiikutin lang natin yung pinaka flower pole design natin, yung unang beige. Tapos lalagyan din po natin ng pin yung pinaka bawat dulo mga lods. Once na pag-connect nyo na yung bawat dulo. At yun naman po nakaikot na fold natin na red, yan po ay hahatakin lang natin ng pasigsag. Hahatakin nyo lang po siya ng medyo maliit sa umpisa, tapos palaki po habang hinahatak nyo yung pasigsag na design natin. Dito nga is naglagay tayo ng pin para hindi po bubuka yung pinaka flower pole design natin. Tapos dito naman po sa red, kagaya na sabi ko, hahatakin nyo lang po siya ng pasigsag. Dito mga lods, kung nahihirapan kayo maghatak ng pasigsag, pwede nyo naman siyang hatakin na lang ng diretso muna. Basta nahatak nyo na siya paikot lahat ng pinaka fold natin, saka nyo na lang siya aayusin ng pasigsag. At sa bawat gilid mga lods, ganun lang din yung gagawin nyo. Bibilugin nyo lang din po yung pinaka cream, tapos hahatakin nyo lang din po pabilog yung dalawang fold kagaya po ng nauna. Bale, ito na siya mga lods, yung ating pinaka flower pole design. Yan. Na may two colors combination ng red and beige mga idol. Tapos scallop design pa rin. Tapos yung pinaka flower pole design din natin na mayroong white sa gitna. Yan. Tapos ganun din dito sa gilid mga idol. Yan. Ang tablecloth na ginamit ko dito mga lods sa red is nasa 8 yards. Dito naman sa pinaka beige or yung white is nasa 6 yards lang mga idol. Sobra na yan mga lods. Yan. At bali hanggang dito na nga lang mga lods yung video natin. Kagaya na sabi ko mga lods, ang table po natin dito is 2 meters. Ang cloth natin is nasa 8 yards. Sobra na po sa red. And 6 yards to 7 yards po sa cream. Yan. Follow for more. Huwag niyo kalimutang i-share yung mga videos natin. Sana po yung nakuha niyo yung tutorial. Kung hindi naman, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba para magagawan po natin ang video sa sunod nating upload. Follow for more at huwag niyo kalimutang i-share. Hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat.